Magandang hapon sa ating lahat ng kapatid. On tayo po dumako sa ating pag-aaral at ating pong basahin ang Mark chapter 12 verse 1 to 12. Mark chapter 12 verse 1 to 12. Ganito po ang sinasabi. Nagsimula siyang magsalita sa kanila sa mga talinhaga. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan. Pinakuran ng paligid nito, pumukay ng pisaan ng ubas, nagtayo ng isang tore, pinaupahan yon sa mga magsasaka at nagpunta siya sa ibang lugar. Nang dumating ang kapanahunan, nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang kurin sa kanila ang kanyang bahagi mula sa mga bunga ng ubasan. Ngunit siya'y kanilang sinunggapan, binugbog, at pinaalis na walang dala. Siya'y muling nagsugo sa kanila ng isa pang alipin at ito'y kanilang pinalo sa ulo at nilait. Nagsugo siya ng isa pa at ito'y kanilang pinatay. Gayon din sa marami pang iba, binugbog ang ilan at ang iba'y pinatay. Mayroon pa siyang isang minamahal na anak na lalaki. Sa kahuli-hulihan, siya'y kanyang isinugo sa kanila na sinasabi, igagalang nila ang aking anak. Ngunit, sinabi ng mga magsasakang iyon sa isa't isa, ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya at magiging atin ng mana. At siya'y kanilang sinunggapan, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano kaya ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Siya darating at pupuksain ang mga magsasaka at ibibigay ang ubasan sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang kasulatan nito? Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ng gusali ay siyang naging batong panunukan. Ito'y gawa ng Panginoon at ito'y kagilagilalas sa mga mata. Nang kanilang mahalata na sinabi niya ang talinhagang ito laban sa kanila, pinagsikapan nilang hulihin siya. Ngunit sila'y natakot sa maraming tao at siya'y iniwan nila at sila'y umalis. Ito po ang salita ng Panginoon na ating pong tatalakayin dito ang tungkol sa ubasan. Ngunit sisentro po tayo sa ating tema tungkol sa mga masasamang tagapangasiwa ng ubasan. Alinhaga ng masasamang tagapangasiwa ng ubasan. Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon. Tunay na ang inyo po mga salita ay naglalantad po ng katotohanan. Hindi lamang sa panahon ito na nangyari sa Panginoon, kundi maging sa aming panahon ngayon sa kasalukuyan. Turuan niyo kami. Bigyan niyo kami ng liwanag ng kaunawaan sa tulong at kapangyarihan ng inyong Banal na Espiritu upang aming makita ang aming mga kalagayan at maunawaan namin ang mga leksyong aming patagpapunan sa talinhaga. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Talinhaga ng masasamang tagapangasiwa. Kung ating po matatandaan, mga ilang linggo po ang ating nakaraan ng pag-aaral natin. Sa chapter 11 ng Mark, ito yung huling linggo ng ating Panginoon bago siya ipako sa krus. Hanggang ngayon, sa chapter 12, ito po ay mga araw o huling araw ng ang Panginoon doon sa Mark chapter 11, verse 1 to 11, siya po ay nakita nating matagumpay na pumasok sa Jerusalem. At yun po ay araw ng
At pagkatapos nun siya po'y umalis at nagpunta sa Britanya. At kinabukasan, Lunes, kanya pong isinumpa ang punong igos. At pagkatapos, nilinis niya ang templo. At siya po ay talaga namang nagsalita na ito'y dapat maging bahay panalangin. Kinabukasan, Martes, siya po ay nagbigay ng aral tungkol po sa puno ng igos at ipinakita niya ang kanyang awtoridad. Ngayon po, Mark chapter 12, Martes pa rin po. At dito, sa pagkakataong ito, ang Panginoon po ay nagsalita ng isang talinhaga. At ang kanyang mga kaharap dito ay ang kanyang mga kaaway, ang mga pare at mga pariseyo na kumukunta sa kanya, na hindi naniniwala sa kanya, at dahil dito siya po ay nagpahayag ng talinhaga. At ito nga po ang talinhaga sa ubasan. Ngunit ang tema natin dito, ititignan natin ang mga masasamang tagapangasiwa ng ubasan. So nakita natin sa chapter 12 verse 1 to 11 ang masasamang tagapangalaga ng ubasan. Sila kung tawagin ay mga magsasaka. Natignan natin sa dalawang bahagi ang pag-aaral natin ito upang ating maunawaan. Una, ang kahulugan ng talinhaga. At ang ikalawa naman ay ang paglalapat sa talinhaga, yung application. So natignan natin ang kahulugan ng talinhaga. Verse 1, ating basahin ulit. Nagsimula siyang magsalita sa kanila sa mga talinhaga. Mayroon daw isang taong nagkanin ng isang ubasan. Kanya itong binakuran sa paligid nito. Kung hinukayan niya ang pisaan ng ubas, humukay siya ng pisaan ng ubas, nagtayo ng isang tori, at pagkatapos pinaupahan niya iyon sa mga magsasaka at nagpunta siya sa ibang lupain. Napansinin natin, mismong tinutukoy na tao na nagtanim ng ubasan ay tumutukoy po sa Diyos. Ang Diyos ang nagtanim po ng ubasan at ito'y kanyang tinalinga. Kanya itong pinaupahan sa mga magsasaka at nagpunta siya sa ibang lupain. So ano po ibig sabihin nito? Ano po yung ubasan? Ang ubasan dito ay ang pong bayang Israel. Sa madaling salita, ang bayang Israel na pinili ng Diyos, yan lumalarawan tungkol sa kariyan ng Diyos. At ang mga magsasaka na tinutukoy dito ay ang mga leader ng Israel, mga pari, mga sasertote, mga pariseyo at iskriba. Sila yung mga tagapangalaga, tagapangasiwa ng kariyan ng Diyos o ng bayang Israel. At sa ating panahon ngayon, yung kariyan ng Diyos na ito, ang ubasan, ito po ay yung iglesia. At sino po naman ang mga magsasaka rito? Ito po yung mga elders, mga deacons, mga leader sa iglesia. Sila ang namamahala at nangangasiwa sa kariyan ng Diyos. Now, ganito po ang ginawa ng Diyos. Siya po'y nagtanim ng ubasan, kanya itong kinalinga, ito'y kanyang binakuran, at pagkatapos hinukayan o humukay siya ng pisaan nito at nagtayo ng tore, at pagkatapos pinaupahan niya sa mga magsasaka sapagat siya po ay nagpunta sa ibang lugar. Pagdating po ng panahon ng pamumula, nais po noong may-ari ng ubasan na siya magsugo ng kanyang mga alipin upang kumuha ng kanyang bahagi, ng kanyang parte doon sa mga bunga. Ganito po ang sabi, nang dumating sa verse 2, ang kapanahunan, nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang kunin sa kanila ang kanyang bahagi mula sa mga bunga ng ubasan. Karapatan lamang nung may-ari ng ubasan na dapat mayroon siyang makuhang bahagi sa mga bunga, at karapatan din ng Diyos na siya po ay makabahagi sa bunga ng pinagpaguran nitong mga magsasaka sapagkat kanya ang ubasan nito, kanya ang iglesia nito. Ngunit ano pong ginawa nitong mga magsasaka, masasamang magsasaka? Basahin natin verse 3 hanggang 5. Ngunit siya ay kanilang sinunggaban
binugbog at pinaalis na walang dala. Yun po yung unang sinugo ng Panginoon. At alam natin, ang unang mga sinugo ng Panginoon dito ay ang kanyang mga propeta. At muling nagsugo ang Panginoon ng kanilang iba pang alipin at ito kanilang pinago sa verse 4, sa ulo at nilait pa. At pagkatapos, nagsugo pa muli ang Diyos at kanilang pinatay. Gayon din sa marami pang sinugo ng Panginoon, kanilang binugbog ang ilan at ang iba'y pinatay. Wow, ganito po ang nangyari sa karean ng Diyos. Sila po ay katiwala ng Diyos na sila po ang siyang mga laga sa karean. Ngunit kanila itong nilapastangan. Hindi nila binigyan ng bahagi ang may-ari mismo ng ubasan o ng karean ng karapat-dapat na bunga ng kanilang mga pinagpaguran. Kaya ang may-ari ng ubasan o ang Diyos, sa huli-hulihan isinugo niya ang kanyang anak. Sapagat sa kanyang paniniwala, ito'y kanilang igagana. Tingnan niyo verse 6 to 9. Mayroon pa siyang isang minamahal na anak na lalaki. Sa kahuli-hulihan, siya'y kanyang isinugo sa kanila na sinasabi, igagalang nila ang aking yun po, igagalang nila ang kanyang anak. Na alam natin, itong mga pariseo, itong mga saduseo, itong mga paring ito, hindi nila ginalang si Jesus, hindi nila kinilala si Jesus na siyang bugtong anak ng Diyos na tagapagligtas. Bagkus kanila itong lilait, kanila itong gustong patayin at totoo naman kanilang pinatay. Kaya nga, ang sabi rito ng mga leader na ito sa verse 7, ngunit sinabi ng mga magsasakang iyon sa isa't isa, ito, tagapagmana. Nakilala nila si Jesus, tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya at pagiging atin ang mana. Gusto nilang baliwalain si Kristo, kanila itong isatabi, patayin, sa pamamagitan noon ay kanilang makuha ang karian ng Diyos. Ganun ba? Nawala si Kristo, nakadilang patayin si Kristo at makatanggap nilang karian ng Diyos. Kumbaga sa iglesia, hindi ibabaliwalain nila si Jesus, mangangaral sila ng ibang ebanghelyo at sila'y tutubo ng maraming bunga ng mananampalataya. Marami iglesia ngayon, mga pastor na gumagawa ng iba't ibang aral, iba't ibang doktrina na binabaliwala si Kristo at dumadami nga ang kanilang tagapakinig. Marami silang miyembro, libo-libo, 10,000 ang dami na. Pero wala si Kristo. At yan ay ginagawa ng maraming iglesia ngayon. Sa kanilang kasikatan, sa kanilang karnungan, sa kanilang pamamaraan, sa kanilang strategy, maaari nilang madala ang maraming tao upang maniwala sa kanila without Christ. Wala namang Kristo. Kaya ang sabi nila, halika kayo, patayin natin siya upang magiging atin ang mana. Nais lamang nilang yumaman, nais lamang lang sumika. Kaya maraming mga pastor, elders sa iglesia na sila po talaga naman ay nakikinabang. Ginagawa nilang hanap buhay ang mga pagtitipon ng karian ng Diyos. At ang sabi sa verse 8, at siya'y kanilang sinunggaban, pinatay at itinapong sa labas ng ubasan. At ito hindi, di ba ito'y nangyari sa ating Panginoon? Na mismo mga leaders na ito, mga leaders ng Israel, mga pari, mga pariseo, mga eskriba, sila yung dapat mga siwa, sila dapat magturo sa bayan Israel na ito si Kristo, sila pa ang pumatay. Nakasangkot nila rito ang Roma at kanila itong inilabas sa bayan at doon itinako sa krus. Sa lugar ng mga bungo, sa lugar ng mga kriminal at kanilang pinatay. Kaya ang pagdating po sa verse 9, ano kaya ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? So, sa kauli-ulihan, mga kapatid, anong gagawin ng may-ari? Anong gagawin ng Diyos?
Aral, ito po ang sabi sa verse 10. Sa verse 9, ano kaya ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Siya'y darating at pupuksain ang mga magsasaka at ibibigay ang ubasan sa iba. Nakita niyo ba? Yung po mga magsasaka, ito po yung mga itinalagang mga manggagawa. Ngunit sila po ay hahatulan ng Diyos. Aalisin sila sa kanilang katungkulan. Aalisin sila sa kanilang kalagayan bilang mga leaders at ang iglesia. Ang ubasan ay ibibigay sa iba. Yung karian ng Diyos ay inilipat sa iba. At ito'y nangyari. Nawala po ang karian sa mga Israel, bagamat sila ang piniling bayan. Ngunit inilipat ito sa mga hintil sa ating panahon ngayon. Pwede rin mangyari at ayan ang mangyari ngayon na maraming iglesia na lumalaki ang kanilang bilang, yumayaman sila, pero wala si Kristo sa kanilang buhay, palamutin ang kanilang bibig, ginagamit lamang praise the Lord, praise the Lord. Ay ano po nangyari? Inaalis po ang mga pastor dito, mga leaders dito, dinidisiplina, at ang mga tao, ang mga miyembro ito ay binibigay sa ibang mga leader na kung saan mga tapat. Mga tapat na lingkod ng Panginoon. Sapagat yung pong bato, yung panulukang bato, ang sabi na sa verse 10, hindi pa ba ninyo na nababasa na ang kasulatan ito? Ang batong itinakakwil ng mga nagtayo ng gusali ay siyang naging batong panulukan. Yung po yung bato si Kristo na siyang dapat foundation o pundasyon ng bawat iglesia ng karian ng Diyos. E kanila itong tinanggihan kayo, ito ay ang batong panulukan. Ang sabi nga, ibibigay sa iba ang ubasan. Gaya na sumabi sa Matthew chapter 21, tinalakay dito kung sino itong anong gagawin dito. Kaya sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang karian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga. Makikita natin sa bayang Israel po, tumigil po ang pamumunga. Pamumunga ng mga naligtas sapagkat marami sa kanila ang hindi natiwala. Pero pagdating po sa mga hentil sa ating panahon, lumalagana po sa buong daigdig. Marami pong naaani ang Diyos. Ito ang biyaya sa mga hentil sa atin. Pero wala tayong may pagmamalaki. Sapagkat bayan ng Diyos ang Israel, tayo ay mga ibinugtong lamang. Wala tayong dapat ipagmalaki. Kaya nga nahalata ng mga pariseyong ito na kausap ng Panginoon sa simula pa lamang na silang tinutukoy, na wala silang kwenta at wala silang paniniwala sa kanya. Kaya sabi sa verse 12, ng kanilang mahalata na siya, sinabi niya ang talinhang ito laban sa kanila. Pinagsikapan nilang hulihin siya. Ngunit sila'y natakot sa maraming tao at siya'y iniwan nila at sila'y tumakot. Now, mapapansin natin dito, alam na nilang sila'y tinalakay, sila ang tinutukoy ng Panginoon ng mga tumatanggi sa Kristo at sila ang papatay kay Kristo. Gusto po siyang hulihin para patayin. At dahil sa takot sa tao, marami taong, mga taong naniniwala kay Jesus, sila'y umalis at iniwan niya sila. Well, imbis na sila'y magsisi. Pero hindi. Sa ating panahon din, sa pangangaral, mayroon pong ang salita ng Diyos kapag ipinapangaral, mayroong kinakausap, mayroong tinutumbok. Pero ang ginagawa ng mga taong iyon, na alam nilang silang tinutukoy, sila'y nagagalit. Sila'y nagkakaroon ng sama ng loob sa preacher at hindi sila nagpapailalim at nagpapakumbaba doon sa mensahe. Kundi, nagagalit sila sa mensahero. Maraming umaalis sa iglesia, ayaw nang bumalik, dahil mabigat ang mga aral. Gayong wala namang mali, kundi pawang katotohanan. Kaya marami pong mga tao sa iglesia pagamat masabi natin man pala matitigas ang ulo. Ayaw magsisi. Gusto pa nilang pasakitan ang mga lingkod ng Diyos. At gusto nila itong hama. So ano pong paglalapat dito, Maro, pati sa ikalawang bahagi? Tignan naman natin ang paglalapat sa Talinhaga.
dito po, mapapansin natin sa ating pong napag-aralan, ang Diyos po ay nagkakaloob ng kahanga-hangang pribilehiyo sa lahat po nandyan sa karian ng Diyos. Nariyan sa iglesia. Pastors, deacons, lahat po ng workers at lahat ng miyembro. At ito ang ginawa ng Diyos sa Israel. Ang Panginoon po ay nagpala sa kanila. Pinagpala sila ng mga batas na silang magiging gabay ng kanilang buhay. Paano sila mamuhay ng tama? Paano sila magkaroon ng karunungan tungkol sa buhay? Binigyan sila ng mga propeta, ng mga tagapagturo ng katotohanan. Binigyan sila ng mga apostoles. Binigyan sila ng mga saserdote. Binigyan sila ng lahat ng kailangan nila. At kalaunan, mismong ipinadala sa kanila ang bugtong na anak. At alam natin sa John chapter 1 verse 11, ang Panginoon ay napunta sa kanyang sariling bayan, ngunit walang kumikilala sa kanya, walang tumanggap sa kanya. At ganun din ang ginawa ng Panginoon sa atin. Ipinarating ang kanyang karian, ang kanyang salita sa atin, ang kanyang batas, ang kanyang mga ngaral, ang kanyang mga apostol, ang mga leader pinarating sa atin upang tayo ay kanyang bigyan ng kahangahangang mga pribilehiyo sa atin. Ang sabi sa Matthew chapter 13 verse 16 to 17, ganito ang pagkakasabi, ngunit mapapalad ang inyong mga mata sapagkat ang mga ito'y nakakakita. At ang inyong mga tenga sapagkat ang mga ito'y nakakarnig. Nakita nyo, mapapalad daw tayo sapagkat yung bayang Israel, may mata pero hindi nakikita, may tenga ngunit hindi nakakarnig. Ngunit tayo, ay may mata nakakita at mayroong tenga nakakarnig. Ayon sabi muli sa Matthew 13:17, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga taong matuwid ang naghangad na makita ang inyong nakikita. Ngunit hindi nila nakita at marinig ang inyong narinig, ngunit hindi nila ito narinig. Kaya nga, mga kapatid, sa atin, bilang mga hintil, magpasalamat tayo. Tayo po'y binihiyaan ng Diyos. Tinanggap natin ang dakilang mga pribileyo. Malaya tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Malaya tayo nakakasamba sa Diyos. Tayo'y mga itinatag ng Diyos. Tulad ng Israel nung una, tayo yung totoong Israel, spiritual Israel. Pero anong ginagawa ng maraming nagsasabing Kristiyano sa pribilehiyong ito? Ito'y biyaya lamang natin tinanggap. Hindi natin pinagtrabuhan. Wala tayong karapatang magmalaki sapagkat tayo mga hintil, walang Diyos, walang pag-asa. Ngunit dahil kay Kristo, nakarating sa atin ang dakilang pribilehiyong ito. Anong ginagawa ng maraming Kristiyano ngayon sa loob ng iglesia? They're playing church. Maraming nagreklamo, maraming bumubulong-bulong laban sa Diyos, laban sa aral ng Diyos, laban sa preaching, laban sa pagtutuwid sa kanila. Tumatalikod sila sa aral ng Panginoon, kaya tinatalikuran nila ng Diyos. Pagdating sa pagtitipon, hindi dumadalo. Mas malaga sa kanila ang kanilang pamilya, mas malaga sa kanila ang kanilang trabaho, mas malaga ang kanilang sariling kalusugan. Gayong dapat yan lahat na yan na ipangalawa lamang sapagat ang sentro natin ay makatagpo at makipagtagpo tayo sa Panginoon sa araw ng pagtitipon. Pero ano ginagawa natin? Nasa atin ang lahat ng pribilehiyo. Inuusig natin ang mga pastor, inuusig natin ang mga leaders, lumalaban tayo, hindi tayo nakikinig ng mga mensahe. Ipinapalagay natin tayo magaling at may hina yung mga nangangaral. Pero hindi mo tinitignan na wala sa mga ngaral, kundi naroon sa mensahe ng pinapangaral. Dapat doon ka magpasakto. So anong dapat nating ugaliin pagdating ko sa karian ng Diyos, pagdating sa iglesia? Kasi gusto kong basahin ang Colossians chapter 1 verse 12 to 14. Kung anong dapat nating gawin pagdating sa karian ng Diyos o sa iglesia? Ganito ang sabi. Dapat nagpapasalamat tayo sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at nilipat tayo sa karian ng kanyang minamahal na anak. Na sa kanya ay meron tayong katubusan
na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. At ay magpasalamat. Ngunit ngayon, ngayong nandyan tayo sa kalian, nagmamalaki tayo, nagmamataas tayo, na tayo mas magaling pa sa salita ng Panginoon, na tayo po'y mas magaling pang magpaliwanag ng salita ng Panginoon, at hindi yung salita ng Panginoon ang dapat natin tanggapin, kundi ang tinatanggap natin kung paano natin ito pinapaliwanag sa husay natin. Hindi po dapat ganyan eh. Tayo po ay nasa kadiliman. Tayo mga hintil, kadiliman ng kasalanan ng sanlibutan. Ngunit inilipat tayo sa karian ng minamahal na anak kay Kristo. Biyaya lamang yan. Kaya tayo mayroong katubusan at mayroon tayong kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ano pong dapat natin gawin? Tayo po'y privileged people. Pinadalhan tayo ng apostol, pinadalhan tayo ng mga propeta, pinadalhan tayo ng mga pastor, ng mga guro, upang tayo po ay makaunawa ng katotohanan na sa ganun tayo po ay maipanganak na muli at makatanggap ng pananampalataya at pagdisisi sa ating kasalanan nang sa ganun tanggapin natin si Kristo na ating tagapagligtas. Ang tanong ko, paano natin tinatanggap ang karian ng Diyos? Paano mo tinatanggap ang mga binsahirong sinusuko ng Panginoon, pinapatay, binubugbog ninyo ng iba't ibang salita? Nilalait ninyo na mas magaling kayo? Paano niya tinatanggap ang karian ng Diyos? Kaya nga, sa kauli-ulihan mga kapatid, tanong ko sa iyo, ikaw ba'y nakatanggap ng pribileyo ng Diyos? Isa ka ba sa mga nakatanggap? Anong ginagawa mo sa dakilang pribileyong itong nasa iyo? Kabilang ka na ba sa isang iglesia? Membro ka na ba iglesia? Anong ginagawa ninyo sa inyong pagiging privileged member of a local church? Nagmamagaling? Nagmamalaki? Nagmamatigas? Nagre-reklamo ka ba dahil mahina ang inyong preacher? Mahina ang magpaliwanag? Uutal-utal? Hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, tanggapin mo yung mensahe. Yan ay sa Diyos. Naghahanap ka ba ng higit pa na matalino kaysa iyo? Paano tinatanggap ang mga lingkod ng Diyos? May pagtanggap ka ba sa kanila na may pasasalamat sa Panginoon? Sa kababaan ng pinag-aralan nitong aming preacher, leader, pastor, natanggap ko ng simple payak ang katotohanan na siyang nagligtas sa akin. Kaya, Panginoon, minamahal ko ang mensaheng ito. Yan ba ang inyong sinasabi? Ngayon kayo may pinag-aralan na, mga nagtapos na ng kolehiyo, pero nagmula kayo sa mga pastor ng walang pinag-aralan, binuksan ang puso ninyo para makilala si Kristo at kayo makabahagi sa kanyang karian. Ngayon kayo'y marurunong na, magagaling na. Paano yung tinatanggap ang mga lingkod ng Diyos? Tandaan niyo ang sinabi ng Panginoong Hesus sa John 13:20. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumatanggap sa aking sinugo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap siya na nagsugo sa akin. Nakita niyo? Kung tinatanggap natin yung mga lingkod, hindi binubugbog, hindi binabatukan, hindi pinagsasalitaan, hindi nilalait. Mga kapatid, tinatanggap mo mismo si Jesus. At kung tinatanggap mo ang mensahero ni Jesus at Jesus, tinatanggap ka rin na nagsugo sa Jesus. Nais ko bang tanggapin ka ng Diyos? Yes. Mayroong mga magsasaka na mga walang ginawa kundi ang mangwarta sa iglesia. Nagpaparami ng miyembro para mas marami ang tithes and offering. Pero merong mga totoo at tapat ng mga lingkod na dapat yung pagpapasakit. Sapagkat ang pagtanggap niyo sa kanya, sa kanila, ay tinatanggap niyo si Jesus at tinatanggap din kayo. Ay malalangin. So, dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa gabi ito. Sapagkat ipinauna ko ninyo
ang tungkol po sa talinhaga ng ubasan, na mayroon talagang mga masasamang magsasaka. Ulit mayroon pong mga totoong at mayroon ding mga masasamang mga miyembro at kailangan sila magsisi upang sila mapabilang sa mga privilehiyo at maging privileged people sa iyong kahit. Maraming dalangin sa pag-